aming kasalinangami, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Magtunganak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluto sa kanan ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kagalingang dulot ng pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami ay iyong patuloy na paunlarin upang sa kinamtan naming paglayang walang maliw, kami magkaroon sa kalangitan ng kaligayahan na ngayon paman sa lupa ay siyang sanhi ng aming pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. At ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag. At nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala. Sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtaggutom, sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o poon, ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asay sa iyo nasasalig. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Alleluia.
iwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Maria'y nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria'y siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, "Guro." "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena'y pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy, sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes, sa walong araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. At sa loob ng walong araw na ito, ay maririnig natin ang mga kwento ng pagbangon o muling pagkabuhay ni Jesus at ang kanyang muling pagpapakita sa kanyang mga alagad, lalo tigin sa mga naghahanap sa kanya. Sa pangalawang araw po, narinig natin muli ang pangalan ni Maria Magdalena. Si Maria Magdalena ay isa sa mga babaeng sumunod kay Jesus. Isa sa mga nakasaksi ng pinagdaanan ni Jesus, lalo na ng kanyang mga huling araw, no, kung paano siyang pinahirapan, kung paanong pinagpasan ng krus, nadapa, pinagtawanan, pagdating sa bundok ng Kalbaryo, ipinako, at nakita ito ni Maria, no, na kung paano yung paghihirap na pinagdaraanan ni Jesus na mga sandaling iyon. So, hindi niya iniwan si Jesus. Kaya nga ganun na lang yung kalungkutang nararamdaman at nadarama niya, kung kaya kahit sa libingan, pinupuntahan niya si Jesus. I'm sure po, marami po sa ating mga kapatid, mga kababayan, ang nakaka-relate sa damdamin ni Maria Magdalena. Mahirap po ang mamatayan ng mahal sa buhay. Mahirap po ang mamatayan, lalo pa ngayon, panahon ng COVID, mayat maya ay mayroon kang nababalitaan
sa umpisa ay nagpapadasal kasi labis na yung paghihirap ng kanilang binabantayan o mahal sa buhay, magkakalayo pa, yung iba nasa abroad, yung iba nandito, tapos aabutan pa ng kamatayan. Mahirap po yun, no? Sadyang nakakalungkot po yun at hindi mo rin maiiwasan na talagang mapatanong din, bakit siya pa? Bakit siya kinuha ng Diyos? Ayan. Diba, no? Which is, ano naman po, no? Realidad naman po na nangyayari sa panahon natin ngayon, although mas marami lang dahil nga sa COVID, pero may COVID o wala, aharap tayo sa katapusang ito ng ating buhay. Kung paanong si Kristo po ay tinuturo sa atin na kailangan niyang harapin ang kamatayan. Hindi niya kinatakutan ang kamatayan, kundi hinarap ang kamatayan at ngayon ay muling nabuhay. Gaya po ng nasabi ko, nakakalungkot po ang mga pangyayari, lalo na po sa mga pamilya, sa mga may kakilala o kaibigan na namatay ngayong mga panahong ito, kahit nga nung isang taon pa eh. Diba? Parang babang luksa na kung tutuusin sa kultura at tradisyon natin eh. At ngayon, marami pa rin po. No? Marami pa rin ang namamatay. Mapipigilan ba natin ito? Hindi. Hindi natin hawak ang ating buhay. Lagi naman po itong ipinapaalala sa atin. At ngayon, sa Pasko ng Pagkabuhay, ipinaalala din natin muli ni Jesus ito sa atin. Totoo ang kamatayan, pero totoo din ang muling pagkabuhay. Minsan naisip ko po, sino ba ang mas malungkot? Ang umalis o ang iniwan? Ang umalis o ang naiwanan? Bakit ang mga naiiwanan, labis ang pagdurusa, nakalungkutang nararamdaman? Hindi ko po alam, no? Pero nawa pagnilayan po natin yan. No? Kasi ang maganda po dito sa ating ebanghelyo, ang tanong kay Maria Magdalena, bakit ka umiiyak? Ano ba? Ganun din po sa inyo, no? Bakit tayo umiiyak? Bakit kayo umiiyak? Or siyempre, sabi ko nga, kapag mahal mo, kahit naman sino eh, minsan kahit hindi mo nga mahal, iiyakan mo talaga. Lalo na kung may marami kang regrets, marami kang mga kung alam ko lang, sana, yan, pag dyan tayo namuhay, nahihirapan talaga tayong tanggapin na siya ay nauna na, na siya ay wala na. Pero dito po, sa pagbangon ni Jesus, gusto niya ulit ibangon ang mga nalugmok sa kalungkutan, ang mga namumuhay sa kalungkutan. Dahil sa mga pumanaw at nawala sa buhay nila. Hindi rin natin alam, pero sa tingin ko, sa halimbawa na ipinakita ni Jesus, yung mga namatay, masaya na. Yung mga nauna, mga kinuha na ng Diyos, sa tingin ko masaya na. Kasi masaya na si Jesus eh. Nalampasan niya eh. Nakatawid siya eh. Natapos niya. Namatay siya, pero muling nabuhay. At sa kanya muling pagkabuhay, nagdudulot ito ng kaligayahan. So may pag-asa. Kaya nga dito, sabi ni Jesus, no, bakit ka umiiyak? Ito yung pag-asa ni Maria eh. 'Di ba? Ito yung paano na ako? 'Di ba? Yung dating Maria Magdalena na halos itakwil ng lipunan, patayin ng lipunan sa panghuhusga ng mga tao, tapos ito yung tao na tumanggap sa kanya, nagpahalaga sa kanya na wala pa. Talagang malulungkot siya. Pero kung mamumuhay tayo sa kalungkutan, mababaliwala ang mga aral at turo ni Jesus sa kanya, lalo tigit sa kanya. Ganun din naman sa atin. Buhay pa po tayo.
Hindi ko alam kung bakit tayo ang buhay. Pwede bang yung mga namatay na lang ang buhay, tayo ang namatay? Wala sa atin ang desisyon eh. Pero kagaya ni Maria, hindi ninais ng Diyos na magluksa siya ng magluksa. Hindi ninais ni Jesus na manatili siya sa libingan dahil ang libingan ay para sa mga patay. Ang nais ni Jesus, gawin ni Maria ang habilin ni Jesus, ang ipinag-uutos ni Jesus, ang mga aral ni Jesus. Sa kontekstong ito, nawa po ay makatulong po kahit papano, no? Na maibsan yung kalungkutan, maibsan yung paghihirap ng nahihirapan tayong tanggapin kung bakit siya nawala, kung bakit siya namatay. Ang importante ay ano ang mga bilin nung namatay na dapat mong ipagpatuloy, na dapat mong gawin. Halimbawa po, sa mga magulang, iyakan mo. Sige, okay po yan. Tama po yan. Hindi bawal umiyak kapag namatayan ka. Okay po yan. Pero pagkatapos, ano ba ang bilin ng mga magulang? Sa mga magkakapatid, magmahalan kayo, magtulungan kayo. Kung talagang mahal nyo ang mga namatay, gawin ninyo yung mabuti at tama para sa isa't isa. Kasi yun ang gusto ni Jesus. Diba sabi ni Jesus, no? Maria, puntahan mo ang aking mga alagad, ang aking mga kapatid. Na siyang ginawa ni Maria. Diba? So, bakit tayo ang buhay? O bakit tayo ang buhay pa? Meron tayong mission pa na dapat gawin at huwag na natin ipagpaliban yan. Kasi anumang oras, pwede bawat isa sa atin humarap na sa kamatayan. Pero ang kamatayan, hindi dapat katakutan. Ang kamatayan ay dapat nating pinaghahandaan. Hindi ito ang wakas. Pagkatapos ng kamatayan, muli tayong bubuhayin ni Jesus. Amen. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagpapahayag sa atin si Kristo sa kanyang mga makapangyarihang salitang walang hanggan at mga gawang mapagpagaling. Ang ating pong itutugon, Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan ng ating panahon. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga namumuno sa mundo, naway magtaguyod ng pagiging matuwid sa kanilang mga pamahalaan at maging masigasig sa pagsugpo ng kasamaan. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Tayong lahat na natitipon dito, naway manatiling tapat sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Nawa magkaroon ng agarang lunas sa coronavirus pandemic na nagpapahirap sa marami upang hilumin na ng Panginoon ang mga may sakit. Bigyan ng sapat na lakas ang mga kumakalinga sa kanila at tulungan tayong magsumikap sa pananampalataya. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa online, ganun din ang mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa
na hinihiling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdahan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang niluping. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinihialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa gararanghal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Nagbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ang mga bituin, nalikha ang lahat
ay hatid mo sa aming malaya at matindi, hindi man mamalik. Pinilin sa tuwa ng buong nilikha, pinuno na maliw ang abat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa ang aming kalooban para pakinabangan ng ligayang walang katapusan na iyong inilaan sa mga niloob mong mabinyagan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pentakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Yesu Kristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Magandang araw po. Iligtas mo kami sa kasalanan.